Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Team at naway maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Buntag. Murang lang itong nagtagalog ang first speaker. Kinsaman, sino po sila? At ilan kayo? Hindi, ilan kayo? Nine. Nya, ang ibig sabihin, ang lahat ba'y nakaintindi ng Tagalog? Ang problema lang, ang speaker hindi marunong mag-Tagalog. Paano na to? So, brothers and sisters, hindi, i-refer namin kayo kay Brad Jando. Si Brad Jando, yun ang defensor natin sa ERE. Punto for punto bisdak, punto for punto staff, yan si Brad Jando. Si Brother Jando, unang-una, hindi rin siya marunong magsalita ng Tagalog. Pero dahil sa media, pinipilit niyang mag-Tagalog. Ngayon, Tagalog na siya. Kaya kami, kasi kukunti lang Tagalog ko eh. Pero okay lang, ha? Ang siyam na Tagalog, kahit hindi kayo makaintindi, kasi saksak Tagalog tayo dito, i-refer namin kayo kay Brother Jando. Okay. So mayong buntag, Usman ako. Mayong buntag sa tanan. Taas kamot sa first time nga nakaani. Taas kamot. Ang first time yun nga nakaani. Okay, dagan salamat. Doon na ba'y gitabok sa dagat? Taga-asaman ba? Ha? Bukidnon? Cagayan de Oro, Misamis Oriental, specific sa Misamis Oriental, Magsaysay, Baay City, nasaan, Cebu, Davao, Cavite, yung mga Tagalog, Cavite, sa labas, meron ba? Zamboanga, Northern Samar. Wala bang Leyte? Leyte. Oh, moto si Padre sa Leyte. Okay. So, munang nangutan ako nabay kining Tagalog. Meron. So, susubukan nating mag-Tagalog. Pero pag hindi kaya, i-refer namin kayo kay Brother Jando. Mamaya kasi, sa Healing and Deliverance, One on one. Hindi yung pamilya healing deliverance, kundi one on one. Okay? So, kami magtanong, sasagot kayo. Kayo magtanong, sasagot kami. Okay? So, yan ang deliverance. Pero bago yan ang lahat, pagsakan ninyo dito sa itaas, meron kayong gipirmahan. Okay? Ito ang inyong gipirmahan. Ito. So, ang ngalan ani is attendance sheet. Ako basahon, ha? Kay nagpirma ra ba mo? Ako basahon. By signing this attendance sheet, I hereby acknowledge that the Ministry of Healing and Exorcism and its members will not be held responsible for any untoward event that may arise within the premises. And I, kamuna, voluntary release the Ministry of Healing and Exorcism and its members from any liability
whatsoever that may arise from any event happening inside the ministry grounds. Masabtan? Naintindihan ba? Sabihin wala pag hindi naintindihan. ang short na to, pagsakan nyo din eh, nanamo sa gate, gitatakan mo, gisusi inyong bag sa gwardya, pagsulod nyo din eh, ano ang mangyari sa inyo, kahit anong mangyari, at anuman ang mawalang bagay, hindi responsibilidad ang ministry. Kuha ba? Kuha ba? Okay. Kaya kanya ito, merong taas nga mesa dito. Dito rin sa banda meron. Ang lahat ng religious items, ibig sabihin, yung sacramentals, ilalagay sa lamesa. Oh. O niya, usahon na ni Padre pag-blessing. Yan usahon. Pagkatapos, mayroon si Padre, okay, kunin na ninyo ang yung sacramentals. So of course, kay nagtapok man, doon ay tendency yung magdasok. Di ba? Mga yabo ang uban. Ang uban, mga wala. Yun. So ang katong nawalaan, mani doon eh. Nga, sister, nawala akong religious items. Among i-announce. Okay? Pahibalo sa tanan, kitsa ka to nakapunit, nga wala tuyo ah. Doon ay nawadaan og sacramentals. So paglabay sa usa ka oras, wala, walang nauli. Walang nasiuli. Kaya bumalik yung may-ari. Sabi niya, sister, yung sacramentals ko, andyan na ba? Siya, wala pa. Wala pang, siya na, nag-uli. Oh, wala pang bumalik. Okay? So, mayingan niya, okay? Among i-review ang CCTV para makita kinsa yung nagkuha. Uy, automatic, ibalik. So, ang tao na hadlock sa CCTV, wala mahadlock sa Dios. So, unsa may buot pasabot? Unsa may buot pasabot ato nga mensahe? Ha? Let us have faith. Ito lang kasi eh. Pag wala kayong paniniwala, faith, wala, walang kabuluhan ng lahat na ito. Yes. And this is not hospital. We have no equipment, medical equipment. Oxygen, ultrasound, wala. Ang atin dito, ang faith. Meron ba kayo dyan? Meron ba kayo nanong faith? Talaga? Okay. Salamat kung meron kayo. Okay. Tingnan natin ang faith ninyo ngayon. But before that, kinalan masayod mo sa rules and regulation din sa ministry. Okay? Unang-unang tibok buntag is katikisem. Dili ni first time. Dili ni gahulatan ni Father Darwin. This is part of healing and deliverance. Kaysa ayaw mo o sa ayaw ninyo maniwala o sa hindi, pag hindi ka nakatikay sa mumaga, hindi ka rin ma-healing and deliverance sa tanghali. Okay? And this is part of obedience and cooperation. Oh, bakit ang tahimik? Okay, number one, rules. Dito sa loob, no smoking. Babay o lalaki. Makita ka na mo nga nagsigarilyo ka, amo kang ipalabas. Pagkatapos, amo ka rin ipapasok. Sigarilyo lang talaga ang bawal. Okay? Kung hindi ka maniniwala, subukan mo. Lagi. That is the rules. Okay? Sunod. Kinsay wala nakahibalo asa ang CR. Task ka mo. Okay? Okay, ang atong CR naa din sa kilid are. Duha ka CR, duha. Wala butangi og he og she. Ang ibig sabihin, pag may bakante, pasok, gamit, linisan, labas. Okay? Dahil ang kubita natin dito or CR, maliit lang ang septic tank. Maliit lang, maliit. Kasi 2017, nagsimula dito, mga 5 to 10% ra ang money. So, maliit lang talaga ang septic tank. So, kung lahat tayo ay gagamit, may tendency na ma-overflow. Pag mag-overflow, siyempre, hindi maganda ang amoy.
kay manimaho ta. So naghangyo mi, I hope you will follow. Naghangyo mi nga dini nga CR mangihira. Pero katong kalibangon yon nga digid mapugan dito sa sulod. Okay? Tingog. Aron may balaan nga naitaw. Okay, atong Irwin. Magunsa din nga CR? Dito? Oh, ayaw ibaylo, ha? Ayaw ibaylo. Basta hindi ni ka malibang, dito ka mangihi. Magproblema gikag plus. Pero do not worry, kaya doon ay sulbada na. Dayon, doon na tayo gitawag o dress code. Oh, lalo na ang mga babae. So, kapag babae ka, kung nakadress ka, dapat nakashort. Oh, kasi, ang ministry nito is exorcism. Dapat nakashort. Bakit, Brad? Okay, itong basahon. Nga nung kinalangyot sa babae nga, nakadress o nakashort. Matod pa din ni Father Sikeya, page 36, possession. This is the highest form of demonic attacks. Pag sinabing possess, unconscious ang tao. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa, hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Ibig sabihin, walang-wala siya sa kanyang sarili. Tapos, pag healing deliverance, na-possess ang tao, unconscious, hindi niya alam ang ginagawa niya. Halimbawa, ang yang tiil nasa ibabaw. Kunya, nakatikangkang pagyod. Lain tanawon, dili. Dili, manggod. Oh, lain lagi tanawon. Lain tanawon. Muna siya ang rules, dini. Sunod, kinahanglan ka itong mga bago, please. Kung nalang may kwarta, dapat, labi na ka itong kitabukit sa dagat. We encourage you to have a complete sacramentals. Kompleto. Kaya pag-abot sa inyo, kamo na may muhiling ang deliverance. Oh. Kaya nga naman, ayaw pagtuo nga ang inyong kaayuhan nara sa buhol. Ayaw pagtuo nga ang timbra ni Father Darwin may dunggon sa Dios. Ayaw pagtuo nga kamiray paminahon sa Ginoo. God is everywhere and God is powerful. Bisag nara ka sa imong balay, o niyan, nag-ampo ka sa Diyos, gamit ang sacramentals, tumanon nimo ang aming mga advice, then, let us wait, unsay gihatag sa Diyos. Dili ta pwede mo force, Lord, ayaw ako. No. We are all bigger in the front of our Lord Jesus Christ. Lahat tayo makililimos. Nanghangiyo ragit ta, please, Lord. Ha? We cannot dictate God. God is powerful. And He knows much more than we do. Okay? Tubag po. Okay. Lain naman ninyo. So, complete sacramentals, ha? Brad, unsa may complete sacramentals? Handbook, deliverance prayers, Holy Rosary, Crucifix, Holy Water, Holy Oil, Holy Salt, Benedictine Medals, Incenso, Candela, Benedictine Medals. Bell. Na-memorize to, wala? What to na-memorize? Wala. Wala gina, di lagi makasa. Sige lang kay pag ato nyo sa tindahan, may ngunod, dahi atangir ako o isa kaset sa sakramenta. Pero kung wala mo'y kwarta, ayun sa pugsa. Buy and buy. Buy now, tomorrow buy again, next month buy again. Hantun makompleto. Ha? Okay. Dayon, alang sa mga bag-o, mga newcomers, o katong nagbalik-balik na, please, do not ask anyone mali ang sagot nila. If you ask something about the ministry, ask the staff. Okay? Para hindi mali. Kasi, kadalasan magtanong, paano ba ito gagamitin? Hindi siya staff eh. Ha? Pwede siyang magkamali. Ha? Para hindi tayo magkamali, ask the minister staff. Okay?
at yung may alam, wag nang sasagot. Kasi mali. Okay? Dayon, kung doon ay gusto nyo nga magpamisa, mas intention. Pamisa pasalamat, pamisa sa mga kalag, pamisa alang sa kaiwan sa mga sakit, nasa sobre, natin sobre dito sa tindahan, isulat dito sa luyo, o na isulod din sa intention box, nasa gawas ang intention box. Pag abot sa Domingo, kaya naman tayo misa every Sunday, i-appeal na sa misa din sa ministry. Bisan pa og nakauli na ka sa inyo, i-appeal na sa misa. Kuna kay mas intention. Sunod. Kung naay gusto gyud mo donate, hindi sa pinipilit kayo ha, walang pilitan kasi ang donation eh. Sabi ni San Pablo, ikaduwang Korinto, chapter 9, verse 7, sabi niya, pag kayo hiningian ng church, huwag niyong sabihing pinipilit kayo. Oh, magbigay ng kusa, magbigay ng galing sa puso. Pag ayaw niyo, huwag. Ayaw mo eh. Okay? Huwag. Tapos, kahit anong kalaki ang donation mo, hindi pa rin magbabago ang rules, ang regulations sa ministry. Baka gusto mong, Brad, nagdali ko, Brad. Oh, mubigay ka. Ayaw. This is ministry. Sa imo lang gibuhat, na-atake na kasayawa. Di ba? So please be guided. Katong gusto gyud mo donate, any amount, small amount. Katulang gusto lang mo donate. Duha ka klase ang atong donation. Diyas sa sobre, donation for the ministry, dayon donation for the building. Si Father Darwin, doon ay nag-donate o usa ka hektarya nga lupa, yuta, dito na ang permanent, dito na ta, luag na dito ang atong lugar, unya, dili nga nanay, gagapiyota, dako na kayo, unya, luag na kayo, unya, natay kapilya siya nga accumulated or 2,000 kataw, natay mga quarters, natay kanang limpyo ng CR, unya, natay dormitory para sa atong nay mga lagyo nga anang gabi una, walay katulugan, diya mo sa dormitory. Ingo na ang plano ni Father Darwin para sa atong tanan. Okay? Katulang gusto lang mo donate. Pag wagi kay ikadonate, iampo lang ang ministry. Just pray the ministry nga magpadayon tanga mo servisyo sa atong sikatao. Okay. Dayon, walay video nga gi-allowed. Okay? Pero, kuna siya option. Walay video allowed during healing and deliverance. Ganito, pwede. Pagpasok ni Padre mamaya, mga launa, pwede. Pero pag healing and deliverance na, hindi na pwede. Okay? Okay. Last but not the least, pinaka-importante, kunya, kabalumi nga, ingon, muna inyong tuyo, pipila sa inyo. Okay. Katapusan, any intention, personal, family, na may tuyo ni Padre, magpa-anoint, magpa-pray over, na may itunol, na may donation. Tanan ninyo mga personal, dito na ito na buhaton sa 5 p.m. Ha? Dili magsirok ba nga, Brad mo, at tugi ko, natay time. Gusto ko matun ni Padre, kaya naku iyang nyo, naku isulti, pwede ba may nga ipakasal, divorce man siya ako, ana. Ha? Mga personal nga tuyo. Dito na ito nabuhaton sa 5 p.m. Nga doon na tori, bisag unsa takadagan, mabot tag 500, di ta mula pas alas 5. Okay? Ayaw lang pagdali. Kaya lang sacrifice. Okay na ba ito? Okay. Mangurus ta sa ngalan sa man, sa anak o sa Espiritu Santo, ang ginawa manakan ninyo. At itong ipakita, itong pakikinig sa unay. Peace. So, brothers and sisters, nakaibalumi nga dili sa iyo ng pag-ani.
sayod niya na through experience. Labi na itong kitabok sa dagat. Gasto, time, unya, uban ang kabalaka, og nabagay si Father Darwin. So, wala na mo si Father Darwin ihangol. No. Iyaman yung ministry. I mean, from God, niya, gipial sa itong pare. Pero, busigit siya kayo. Niya, nasi parokya nga gi, dala. By car press din sa Valencia. So, doon ay mga tendency nga di siya kani, nana. Pero, dili ta diha, taman. Ha? Uy, wala mas Padre Darwin. Uli na lang ta, nana, no? Kay, iyaman ni Kristo. Muna, kasagara na to, nasampungan si Jesus Christ. Kaya nga itong una-una, Father Darwin. And what is Father Darwin without Jesus Christ? Huh? What is the team without Father Darwin? And what is us without Jesus Christ? Okay? So yes, Father Darwin is a priest, steward. Ya, dagang kay testimony nga nangayo gyud. Pero mo lagi dili tataman diya. Nagin say agalon. Kisay ang agalon? Si Jesus Christ. Maingon gani si Father Darwin nga dili ako angayan nga mo badbads sa liston sa iyang sandal. Kay labaw magid ang Ginoo kay kang Father Darwin. Okay? Dili lang ta magpanatiko ha. Bisan ka mo naam sa inyong balay, maayo mo. Yes, maayo mo. With faith. Ngayon ba dito nga in the name of Father Darwin and through his tremendous power as God? Ngayon ba dito na? No. Ngayon ba dito nga in the name of our Bishop Pope? Ngayon. In the name of Jesus Christ, through his tremendous power as God and through his most salvific name, I ask you, Lord, to rebuke, repudiate, bind, and cast out all evil spirit. Jesus Christ man. Pero, nasa steward, nasa gibilin. Mabitan ang ngayon si Kristo nga, kung di mo maminaw sa akong gibilin sa kalibutan, wak ka naminaw na ako. O wak ka naminaw na ako, wak ka naminaw sa akong amahan. Okay? So, let us not be fanatic. We can achieve nga the healing through God and faith. Ako nagsakit gyapon ko. Cagayan de Oro, Cagayan de Oro. Ikaw Reza? Ikaw Reza? Are pa sa Cagayan de Oro? Nazaret? Okay. Tagak barangay kamanan ko. 45 years old, no, old. 45 years ko nagpuyo sa Cagayan de Oro. It happened nga nagsakit ko 1997, hyperacidity. Hyperacidity, nervous, dali lang murag mahadlok ba na dayon insomnia, dili katulog. Acid akong lawas. So, giatake ko September 4, di ko malimot na kay it was a nightmare for me. And I almost lost my family. Yes. Pero I survived. Nakalote ko. Nagsakit ko, siguro familiar mo sa German doctors. Familiar mo sa German doctors. Sa German doctors, brothers and sisters, 4 o'clock to 7 o'clock sa morning, maglinya pa mi, magkuha mi priority number. Mabalik mi pagka 8 o'clock para sa consultation. Grabe yung sacrifice. Unya, 250 patients per day. So, magdali-dali yung ka, kay tibok niya na, Tibok Mindanao, I think Tibok Mindanao mo to gid sa German hospital. Pila ra may istorya gi konsulta ko dinhi ang doktor, di ako galingkod, lamisa ni. Gipangutana ko niya, sir, unsa may masakit? Dok, aslom akong lain akong ginawa, dok, niya aslom akong tig-up. Automatic dayon resita. Wa na stethoscope. Oh, ina ni buntag uto hapon og dayon katulog. Dayon within 10 days. Good dok, salamat. Akong giinom. Nagpalit ko 40 ka tablitas antacid. Gibalik ko after 10 days kay wala na itabo. Dok, wala may na itabo. Oh, sige, sige. Ako kang ipa-ultrasound. Ultrasound na sa ko. Pag abot sa ultrasound, wala siya nakita nga gasgas o hubag.
hubag sa atay o gasgas sa tinay. Ingon ang doktor na unsa manday ka? Ingon ko kabalo dok munang ni ako. Okay. Listen. This is very important. Okay. Ingon ang doktor. Let us change your lifestyle. Dinig apon. Dinis sa ministry, we have to change our lifestyle. Dili pwedeng ang sakit rin may kwaon na nagpabiliin kasi mong pagkatao. Wrong. What ay kalainan sa albularyo sa doktor, ana? So the purpose of this ministry is a total conversion. Ang pagluwas sa tao, lawas o kalag. This is the purpose of this ministry. Kaya nga naman, ayaw hunta. Ako, gyayo ko. Yes, in 16 years, 16 katuig kong nag-struggle sa akong sakit. It is very slow. Grabe kahinay. 16 years, nakuha gina ko ang akong total health. Naayog yun ko. Now, what else? What happened? Still, mamatay gihapon ko. So, naay something na ko, which is very important, ang akong soul. Dito ko, sa langit. So, what is the purpose of this ministry? Is to go to heaven. Dili lang kay kita ayon. Naagitay destinasyon. Ha? Kung kanang langit, akong giisip nga katapusang bahandi na lang, o niya, di pagila ko maangkon, my God, my Lord, asa na ko paingon? Yes. Muna akong final destination. Muna akong katapusang bahandi nga giampingan. Nga one day, I will be there with Jesus Christ. Kani akong lawas, maayo kong sa dili, I will return to the ground. Di na to na mapugnan. All of us will die. Pero di po pwede nga, di po tayo hon. Kaya di man ito malimatahan ng Ginoo. Naba sa Biblia, Brad, nga giayon sa ni Kristo ang lawas o kalagyas na nasa San Marcos chapter 2, verse 1 to 10. Usa ka paralyzed, gilahungan og upat ka tawo, pag-adto sa balay, daghan man kay tawo, nagpunsisok naman. Ingon mga tawo, uish, daghan man kay tawo. Uli na lang ta, balik tawo ma. Ingon pong uban, kauban, ayaw, saka tataas. Saka sa taas, gilungkab ang atop, gitunton ang paralyzed. Nga mayon ang atong Ginoo, pagkadako sa ilang pagtuo. Nga gani, mayon pa siya murag pasiaw. Asa may masayon isulti? Ang imong sala na pasaylo o tindog, hipusa imong higdaan, lakaw ug pauli. Mayana siya. Ha? Your sin are forgiven and stand up. Hipusa ang imong higdaan, lakaw ug pauli. Giayo ang iyang sakit. Katong forgiven your sin, motong entry na to in heaven. So busa din eh, ang part sa atong ministry is confession. All of us, we have to confess. Mukumpisal to sa atong tanang sala, magamay man na og madako. God, it is a part of our kaning healing process. Yes. Ako rin ko, balag wa ko maayo long before. That was 1997, 2013. Ana nga 16 years, within 16 years, kung ako namatay, unya, di pagi ko may langit, na namatay pagi ko sa akong sakit, oh, come on, unsa na kako, asa na kako. Pero within 16 years, tingali katuyuan sa Dios nga iya kong giayag nga no, you are not here, you do not belong here. Dili ka dinis kalibutan, no. You belong to my kingdom. Munang ngayon ang kawatan nga, Lord, remember me when you are in paradise. And Jesus, our Lord, said, today, thou shall be with me in paradise. Wa siya mayingon nga, dili ko, makasasala ka. Ang nasa kong sa langit, katurang way sala. So confession, that is part of healing. It doesn't matter, brothers and sisters, kung dili ka ayuhon, diha dayon, actual, constant, instant, na ikitawag o gradually process ng pagkaayo. Namayin ko na nga itong Ginoo, mag-unsa ko no ang tao kung maangko niya ang tibok kalibutan, pero mapil din niya ang tibok, ang iyang kaugalingong kalag. Muna, ang akong misyon din ng kalibutan is to save my soul. I cannot save one if I cannot save my soul.
di ko makaluwas o usa ka kalag kung akong kalag mismo di na ko maluwas. So first, I have to save my soul. And then others. Mingulungan Ginoo nga, kinsa may imong dadun dinis sa kalibutan. No. Siyempre, mingun ko, mama, papa, ano, ginano? Lisod po doon, unaw ng amigo. Okay, brothers and sisters, kaya ba? Kaya. Unsay kay, matulpan ni Padre si kaya, atong basahon, para maklaro na ito, kanang tinuod ba na akong giyaw-yaw? Okay, feeds 19. Naintindihan ba niyo ko? Kunti lang? Yung Tagalog, naintindihan? Okay, salamat. Pero still, we have, among mga i-refer ni Father, Brother Jendo. Ito ang sabi ni Padre Sikeya. Si Padre Sikeya, morning writer, ani. Si Reverend Jose Francisco Sikeya is the head of the Commission of Extraordinary Phenomena in the Archdiocese of Manila. Chief Exorcist sa Manila. Gani siya ang katudlo ni Father Darwin. Matod pa niya. A second important point that I would want to emphasize is this. The way to liberation from demonic forces is not found simply in an exorcism session. Ang pagpalagpot sa mga demonyo nga mga atake, dili lang kuno makita dinhi sa exorcism. Kana bang pray over? Dili lang kana mo malagpot ang mga demonic sana. Ang inyong mga depression, anxiety, negative thoughts, negative emotion, harassment, retaliation, o kining stress and consecration, curses and spells, unauthorized links and bandages, dili lang daw kuno na makuha sa exorcism. But, matod pa niya, in conversion. And what is conversion? A changed way of life. Gipray over ka. Gipainom kag oil. Nagsimba ka. Pero wala kay change of life. Nagapon kay gibuhat nga sukwahi nga maayo ka og may langit ka. Sumingon pa niya, conversion, changed way of life. It doesn't matter ayon kag dili. What matter most is heaven. Ako dito ko. Kung dili mo gusto, ako dito ko. If you do not believe God, I believe God. Dili man ako dadon. Kung di mo muto sa Diyos, okay ra sa ako. But me, it happens in my life many times and I prove that there is God. There is God. Dito ta. Okay? Dito ta. Unsa imong pangbati karon? Sisir kay na sa Ginoo. Ingon ang Ginoo sa Exodo chapter 15 verse 26, ang sabi ng Panginoon, kung nagbuhat lang ka og matarong, unya naghimo og bisan unsang butang nga akong giisip nga maayo, di ka nako kastiguhon. Di ka nako tagaagsakit. I am the Lord, the healer. Kailan ba mo sa santos nga namatay nga malipayon? Namatay niya malipayon. Namay mamatay nga malipayon? Namatay siya nga malipayon. Kailan mo nang santos? Huwag mo kailan? Ang bana ni Mama Mary si Saint Joseph the Carpenter. Manang iyang imahin, gahigda siya. Holy death. Diba? Namatay siya, wala nag-antos sa sakit, wala gibangungot. And that is the end of his earthly life. Ingon na nata. Ako, kining, ang ako karong banding akong gawiran, last na yad, nga kung akong mawala pag-inis ako, my goodness, asa nakakupayingon. Ang katapusan yung banding akong kuhan, ako ning usbon pag-usap, langit. For me, I want to go to heaven. Nga, sayon kay pag-adto dito. Very simple. Iyon ang Ginoo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to my Father except through me. Unya, unsaon man Lord, obey my commandments. Love your enemy and love yourself. Love your neighbor and love God above all. Love! Simple kayo. Love ra kuno ang formula to go to heaven.
3 liters only is the formula to go to heaven. Love. L-O-V-E. That is the formula to go to heaven. If you don't love, you cannot go to heaven. But if you love, you will go to heaven. Let us love. Muna ningon ang Ginoo, love God above all. Higugma ako, saligi ko, sangpita ko, pangayo. Ako nang ihatag sa imo. Unahalan ko. Una ngayon, si Apostol Juan, dili kang pwede mo higugma sa Dios nga wa ni mo nakita. Kung wa ka na higugma sa mga sikatao nga imo nakita. Nakita ni mo yung mga sikatao nga nagkasapinday, nagkalisod-lisod. Pero ngayon ka, no, love God. Inga nga si Apostol Juan, you cannot love God if you cannot love your neighbor. So you have to love your neighbor at the same time you love God. So love your neighbor. Sugod sa itong pamilya. Brothers and sisters, sugod sa pamilya. Ginikanan, ginikanan. Kumusta na ang inyong relasyon sa inyong mga anak? Kumusta? Kung ang inyong mga anak, nagrespeto pa ba kanimo? Basin istrikto na kakayo. Or, busy na ka sa inyong gibuat para lang pagtustos ilang pangilangan. It is not enough. Kumusta sila? Kung nila pa ba kang girespeto? Or, napaba sila ipagtahod? O di pa sila mahadlok ni mo? Unya, ang mga anak, kumusta po? Kumusta ang inyong relasyon sa inyong ginikanan? Ang ginikanan ni mo nga nagkatigo lang. Kumusta? O gimo pa ba silang girespeto? Okay. Masin nagtuo ka nga dako na ka, di na, wala, no need na ang parents' advice. Muna sugo sa balaod sa Dios nga dunay saad. Ikaupat nga saad. Exodus chapter 20 verse 12. Ingon ang Dios, higugma ang imong amahan o ginahan aron ikaw adunay taas nga kinabuhi. Susna ay saad. Ha? Remember mga anak, una nga hinungdan nga nung di ta makaibalos, makabalos sa itong ginikanan, di kita mutunga kung wala sila. Namay mitunga nga way ginikanan? Wagan na nagisupak ni Kristo? That is natural. Miyagi gisag pamilya. And that is Mary and Joseph. Di ginaingon nga gitunga na sa kanang langob. No, miyagi gisag pamilya. So family first. Ana gyud pamilya gyud tan-aon sa mga igsoon mga in-laws, stop na nang mga dili magkasinabot. Wala pagpaubos eh ana ba. Wala bala brad tamna na kog kawayan di gyud mi magkauli bisan pag mo dapat na nang yuta ang langit sa yuta di gyud ko bahala na. Di ba? Imo sad na. Imo ng Ginoo. Si imo sad na. That is your will. Imo ng Dios. Imo ng Dios, naghatag ko kanimo kalayo og tubig. Ikaw na yung danan niya. Asa ka magpili? It is your choice. Ako lang ang gibutang. Ha? So, ikaw magpili. Pagpili ng mas kalayo, mupiyaw ng Ginoo. Oh my. Pero, tamang na ba diha? Imo ng Ginoo nga, sige lang. Kana may magpili. Pero once nga mubalik ka sa ako, ingon ang Ginoo, bisag ko sa lang katikang pabalik, ako kang gakson. Makasasala ka, yes. But one step forward, backward, usa lang katikang. Basta mubalik ka sa ako, ingon ang Ginoo, you are forgiven. And you will be with me in paradise. Dali lang tayo magpagay-gay. Nakasala magintang tanan. Nakinalang kita confession. Kami nami regular nga confession. Ya kumpisal sad mi. Tawo ra biami. Sa una-una sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa angay buhaton, nakasala biya tana. Nya pinadayag 21:27, walay makasulod sa gikan sa langit kun dunay gamay kayo nga sala. So nagit purgatorio. Kay kung mingon to nga kung kana nga prinsipyo nga wa gi sala, away makasulod nga way sala, kitang tanan. Di ta kasulod oi. Ha? Kung ato nang ibutang nga prinsipyo, kung ato nang imarka diya nga, uy, makasulod ito, makasala. Oh, all of us. Pero nga nung, mingan man siya nga, manaog ko sa yuta, magpakita ko sa mga tao. Unya, mingon siya sa mga apostolis,
nagpaingon ta sa Jerusalem. Pagsulod na ko dito, patyon ko sa mga Romano o sa mga Hudiyo. Sa ikatulo kadlaw, mabanhaw ko. Dipatay gid siya. Unya, nalimot ang mga apostoles kay para si, para nila there is no resurrection, there is no reason, walay pagkabanhaw. Hukma na kadritso. Nalimot sila, pero after 3 days, then God show, nagpakita siya. Napugos siya pagpakita. Kaya nga naman, kining 12 kabuok nga akong gitunan, kung dili na kundi pahikapon, pakitaon sa akong samad, di ni musangyaw. Muna mingon sa Apostol Tomas, aw ang mga apostoles, Tomas, nakita namang Ginoo. Ah, kumutuo. Samtang di na ko mabutang akong tudlo sa yang samad, sa kamot o sa kilit, di kumutuong nabanaw siya. The second time around, pagpakita ikadua sa itong Ginoo, gingnan niya sa Tomas, Tomas, ali, hikap ako. Yang hikap, grabe yung Tomas kasi gusto. Pang! Paghikap niya, unsa yung gingon? Unsa yung gingon? Huwag mo kabasaan sa Biblia? Yes, my God, my Lord. Ha? Grabe ito nga. Bisan ako, ha? Panalitan ato lang isampul. Bisan ako si Father Darwin, magpakita na mo. Ha? Nakita ko na mo nga namatay. Kaya namatay mo gito sa Kristo, di ba? Gisulod gito siya sa lubnganan. Na gibantayan pag yung mga sundalo ng mga igmat kayo. Karong di gito siya kagawas. Pero nabanaw siya. Father Darwin, panalitan, namatay niya. Nabanaw, magpakita na mo. Wow! Munang nagdilaab. Sulong sila, India, asa sa lagi paingon, giputol ang ilang ulo, it doesn't matter, matter pa nila. Amo lang, matuman ang sugo sa Diyos. Go to the world and spread the good news. Hantun, miabot din sa anas. There is God, there is hope. Ang yung sakit? Unsa na sakita ninyo? Kamuray gabuhat, ana. And that is reality. Duha klase magsakit ng tao. Physical. Gibuhat o gikaon. What you eat is what you are. Unsa imong gikaon, muna imong sakit. Unsa imong gibuhat, muna imong sakit. Kay miingon ang Ginoo, rest day, nagite rest day. Pero gabuot lagi ta. Gabuot ba? Ingon ang Ginoo, 6 days trabaho ka. 6 days trabaho ka. Kanang 7, ako na o ikaw, you and me and your family. Banding-banding ta yung sa Ginoo. Banding-banding ta. Forget the past, forget the future. Kita lang sa. Ay sa pag-unaw na ugma, sus, bayroon nun duwa ka. Ayaw lang sa. Focus to the Lord. Lord, this day is for you. Munang itawag sa Salmo 118:24, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Diba? Morning adlaw nga. Kining nagpahulay ta, morning adlaw yung gigasa nga, let us raise. Pero mas tilan. Ako, gagi ko, ana, ga-drive ko motorila ka nito. Brad. Ga-drive ko motorila ka nito. Night shipping ko. Night shift. Panggabi ko. Panggabi. Kanang panggabi eh, hasardos kaya na, maunang ang mga, ano nang panggabi nga trabaho? Calling, ano? Call center. Dako sa suldo. Kaya risky kayo ng gabi eh. Risky kayo ng gabi eh. Bisa nang gibalintong nimo ang natural, gabi ka mo trabaho, adlaw ka matulog, dili man guna natural. Ha? Ingon ang Ginoo nga, pahuway ka. Pahuway. Nya ako ga-drive ko, away, pahuway. Nya akong gi-imagine nga, para asa man yung akong extra nga trabaho? Pagkari bang ikapito, para asa man eh. Kaya, nalang may unong. Nya, kanong gatrabaho pa man kuhani, para asa man eh. Kanong unong dahi, para asa man eh. Kulang. Kulang, dili. Kulang, no? Dili. Dili, kulang. Basta kamao lang tamo, needs. Dili lang, once. Needs ra. Katong ikinanglan yun ba? Dili tong once. Dili, kulang, sobra. Sobra. Manang,
nagkapangulandong ko nga, uy, parasam ko ni, anak ko, nabalandong ko, parasam ni. So nag-rest ko. Nag-rest. Ana nga Domingo akong gi-sacrifice. I rest. Me and my family, banding-banding me. Nangamusta ko sa ilang mga, ikaw, musta man ka? Kansi may mong nahimol karong si Manaha. Ikaw, anak. Ikaw pa, kansi may pangibuhat, mga analgo ng mga anak. Siyempre, naningkamot ko para sa ito. Anak. Nya, inigabot na ko, makita mo na ko, malipay na ko. Ayan. Tama niyong bata, nana. Simba. 24 hours with the Lord. And tomorrow, let us face another hard days. Ingon ang Ginoo, 6 days, inyo, kanang ato nga adlaw, grabe ka nakalisod, kanang unang kaadlaw, susa, kape ka trabaho, eh. Di ba, 6 days? Pero ang yata sa Ginoo, rest, ingon siyang rest, paway po. Ah, San Mateo chapter 11 verse 29-30. Ingon ang Ginoo, come to me all of you who are carrying heavy burden and I will give you rest. So, di ta magbuot-buot. Let us begin everything every day with the Lord. Dili kay agadali-dali ka kay na kay kunito ka nang na, customer nya. Kanang paabot ito pa mamalikas ka kay dugaya ba kayo ana. Pero let us start all the day of our lives, let us start with the Lord. Okay? So, kitang tanan mga brothers and sisters, dili ko mo to nga dili mo ayohon. Kay kung dili mo ayohon sa inyong sakit, meaning ang atong Dios bakak og dili tinuod. God is powerful and God can do everything. Ang Dios gamhanan og wala dili niya mahimo, nga di ta maayo. God is powerful. You are powerful God. Everybody knows about that. Pero mo dili magumayo. So there is something wrong. And what is wrong? Me. Ikaw. Ako. Ang Diyos, ayawang tanya anytime. Huwag ko maayok. Kaya nga naman, supakiro ko. Ha? Supakiro ko. Pero kung sundo na nako ang ako, ang iyang mga balaod o ang balaod sa yuta, pagkasayo na yun. It happened to me. 16 years. Ganong gabot og 16 katuig ang kong pagkaayo? Kaya nga naman, usahay, malimot. Uy, pwede na itagay. Oh. Pang! Oh. Back to zero. Kaya naman, wak ko'y disiplina. Ha? Pero, gitagan ako og ultimatum akong kaugalingan. Akong gitanaw akong pamilya. Gawas sa Dios, gawas sa akong karaan ng pamilya, akong ginikanan og akong amahan. This is also my treasure, ang akong pamilya. Nya, akong obligado as amahan pag-overlook sa akong pamilya. Kung ang akong pamilya wa makadimaw, ako'y ganay paninglan sa Ginoo. Ako'y ang panginlan. Kaya ako ang pinayalan. Labi lang kita mga tatay, mga daddy. We have more responsible in the family. Di gali makadimaw ang imong pamilya. Wala lagi ka. Napuimo siguro ang kalibutan. Di ba? So, dili lang sakit. Ang UL, sacramentals mo'y makaayo, but total conversion. Just believe in God. Na din eh. September 4, ato siya sa Cebu. Last year, dito sa Cebu, operahan siya o kanang ovarisis. Kanang itong ovarisis? Dako yung tiyan. Pag anang September 4, monanta na ang schedule sa iyang operasyon, gibalibaran siya sa doktor. Kaya nga naman, ipagamay pagkunot itong tiyan. Mayingon ang doktor, sis, kinanglan mo underko sa kaog transition sa chemotherapy. Ugwa ko masayop, correct me if I am wrong. 30 to 40,000 fair session. Tinawad dili. So, tulog ka session. So, 90 to 120,000 ang iyang magasto. Nadiswaya siya. The following day, miabot siya din September 5. Huwag ganit siya mangutang nagnaba si Father Darwin. Huwag ganit siya nangutang na gusto na ko nga si Father Darwin ang mahihikap na ko. Just follow. Nagpalista siya, misaka sa dini, diya sa sagawas, namino sa katikisim, pagkahuman unyang alas dos, manawag naman for healing and deliverance, gitawag iyang alan, Friday, Thursday to, ako ang unang nag-healing and deliverance niya, ipangutanan ako siya, mihilak sa ko, kaya natandong ko sa iyang history, nga, money Brad, ana,
Sagdi lang, sister. Munang mingon ko nga, mutuo ka ba, sister, nga ayuhon ka sa Diyos? Yes, brad, mutuo ko. Munang ni ako. Okay, sisters, let us proceed. Padayon ta. Kitang duwang mag-ampo, alang sa imong kaayuhan. And, pagka the following day, Friday, miyanto siya sa Lankis officer. Pagka Saturday, miyanto siya sa ako rapod gibalik. Mingon ko sa iya, kumusta nun, sister? Brad, mutuo kag sa dili, brad. Pag-abot na ko din ni brad, dili ko kaduko. Yan ako'y foam. Akong lingkuran kay gilisod kong lingkod. Pero karon brad, hinahinay na ko makaduko. Okay, sister? Ako kang i-refer ni Father Darwin. Pagka Domingo, siya ang unang exercise ni Father Darwin. 20 to 30 minutes gigawa siya dini. Happy kayo ang yang noong. Unya iya kong gikakos. Mingon siya, brad, salamat kayo. Salamat kayo sa Ginoo. Salamat ni Father Darwin. Salamat sa team. Muuli ko, brad. Dadun ako akong exercise dini. Yaging gidala. See? Wa siya nagsirok. Just polite, just silent, humble and patient, and full of confidence. Okay? So, dinar ko taman. Ha? Ako lamang i-encourage brothers and sisters nga dili lang talawas taman. We have soul. And that is our final destination. Heaven. Ako, okay na sa ako. Kay musipyat mangyong ko. Okay na gin sa ako. Nga kamuray mahilangit niya ako dili. Okay ra. Pero dapat okay ra po sa inyo, ako rin mahilangit niya kamutan ng dili. Ha? May nang patas. Bitaw, joke ra. Our destination, our hope, our final home, remember, heaven. Dito ta. Daghang salamat o mayong buntag ka na itong tanan. Akong akong ang sunod na speaker, si Brad Johnny, isgutan niya ang sacramentals, tudluan mo niya step by step. Paminaw yun. Kaya rin dili masayop. So, daghan kayo salamat o mayong buntag sa tanan.